Amen. Praise the Lord. Happy New Year to everyone. Magandang araw po at tayo po ay nasa panibagong taon na po natin ngayon. Napaka-importante po ng ating po mga pag-uusapan ngayon. But first of all, maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa nung nakaraang taon at salamat po sa patuloy na pagsasama-sama ngayong taon na ito. Ito pong taon na ito ay yung nakaraang taon po ay tila baga parang hindi naging maganda sa karamihan. Punong-puno ng mga pagsubok, but let me tell you this, hindi rin po ito iba sa 2021. Hindi po ako nagpipredict ng masama o hindi maganda sa 2021. Iba lang yun ang mga nangyaring pagsubok noong nakaraang taon, pero may kanya-kanya na naman tayong pagdadaanan ngayong taon na ito. But let me tell you this, ikaw po ay nagtagumpay noong 2020. Kapag ikaw ay pinagtagumpay ng Panginoon noong nakaraang taon, kayang-kaya ka rin pagtagumpayin ngayon ng ating Panginoon. So welcome po to our first series and first topic for this year 2021. Ngayon pong 2021, tayo po ay nasa panibagong series natin at tayo po ay nasa panibagong topic natin. But pakita ko po muna sa atin ngayon kung ano po yung magiging takbo ng ating panibagong taon. Thank God dahil po as a church, sinamahan tayo ng Panginoon noong nakaraang taon. Punong-puno po ng pagsubok, but alam nyo po, ire-report ko lang po sandali kung kailan pa na tayo napuno ng pagsubok noong nakaraang taon. Dito pa tayo lalong lumago, pinalago ng Panginoon, talagang in-extend ng Panginoon ang ating territory. Maraming nakakilala sa Panginoon and the Lord used this pandemic or this situation para mapangyari ang kanyang kalooban. And I believe na sasamahan tayo patuloy ng ating Panginoon. So in 2021, ito po yung magiging series natin. Ngayon pong January, ang series po natin ay First Things First. Dito makikita po natin yung kahalagahan ng ating priority. Because your priority will determine your destiny. Kung ano yung mga pinaprioritize natin sa buhay, yun yung magiging destiny natin. Kahit na mangarap pa tayo, pag hindi mo prioritize ang tama, magiging mali pa rin ang ending natin. Pag hindi mo inuna yung tama, magiging mali ang ating patutunguhan. In February, pag-usapan natin, ang series natin ay God's Will. Iba't ibang component o dimension ng kalooban ng ating Panginoon. Nang sa gayon, hindi po tayo naliligaw. Pag na-hit natin itong dimension na ito, napasok natin ito, ibig sabihin, pasok ka sa kalooban ng Panginoon. At ito po ay makakaiwas sa matinding guilt. Ito po ay makakaiwas sa matinding kalituhan sa ating buhay. And of course, makakaiwas tayo sa matinding destruction sa ating buhay kapag nalaman natin itong God's will na ito. Matagal pong pinag-uusapan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagiging malinaw sa iba. Pero sa buwan po ng February, tayo po ay tuturuan dito ng Panginoon at lilinawin ito ng Panginoon. Sa March naman po ay fire up. Dito pag-aapuyin tayo ng Panginoon, i-revive tayo ng Panginoon, pagniningasin ng Panginoon ang ating passion, ang ating spiritual life. At sa April naman po ay fully paid. Makikita natin dito, marami pong mga kalaya, hindi po sa pagkautang lamang, kundi sa kasalanan. Dito po magkakaroon tayo ng matinding kapayapaan, spiritual na kapayapaan, at makikita natin na talagang bayad na, at wala ka nang dapat pang bayaran dahil matagal nang binayaran ng Panginoong Jesus ang ating pagka-embargo sa kasalanan o sa kaaway o sa impyerno. Tayo po ay talagang binayaran ng Panginoon para wag na nating maranasan ito. May po is the grind, preserving in a tough world. Paano tayo pipreserve ng Panginoon sa mundong ito na pilit kang sinisira? In June po ay prison break, an escape from the jails of life. Dito mo makikita natin kung paano tayo makaka-escape sa mga bagay na kumukulong sa ating mga buhay. In July po ay lost and found. I will be exposing Luke chapter 15, dito po sa series na ito. August po ay I'm possible. Makikita natin kung paano magiging posible ang mga bagay na imposible at paano mapangyayari ito sa iyong buhay. In September po ay Lord of the Underdog. God uses ordinary people to do an extraordinary things. Dito makikita natin na tayo palang mga ordinaryong tao ay kayang gumawa ng mga extraordinary things. At kung sino pa yung sinasabi nilang hindi qualified, ayun pa ang matinding ginagamit ng Panginoon. Lord of the Underdog, dito patutunayan ng Panginoon na wala yan sa majority. Dahil kapag may Diyos ka, siya na majority mo. October po ay thankful.
Kapag hindi ka kasi napuno ng pasasalamat, mapupuno ka lang sa buhay. So paano wag mapuno sa buhay na kung saan magdadala sa atin sa kapahamakan? Thankful. In November naman po is rethinking your life. Dito pag-uusapan natin ang buhay. We will discover the life God wants you to live. Anong uri ng buhay ang gusto ng Panginoon na ipamuhay natin? At paano tayo magkakaroon ng fulfilled life? And in December po, pag-uusapan natin, down to earth, why Jesus left His throne in heaven to come to earth as a baby. Down to earth. So, kung paano po tayo pinagpala ng Panginoon nung nakaraang taon, naniniwala po ako, mga kapatid, na lalo tayong pagpapalain ngayon ng Panginoon. Kung paano tayo nilift up, kung paano tayo pinundasyonan. Di ba po sa Bible, pinapakita po yung tahanan, yung binil, na ang pundasyon ay salita ng Diyos, yung bato, o ang pundasyon ay buhangin. Sa kabila ng mga pagsubok na nangyari sa atin, tayo po ay nakapundasyon sa matibay na bato, yung rockfo na foundation. Kaya kahit na dumating yung pagsubok sa atin, kahit na marami tayong pagsubok na pinagdaanan, hindi pa rin tayo guguho at hindi tayo mawawala sa ating Panginoon. Why? Kasi nakatungtong tayo sa magandang pundasyon. At ito pong salita ng Diyos na ito, ito yung patuloy na magiging pundasyon natin ngayong taon na ito. So, let's get started. Tayo po ay nasa first series and first topic natin for this year. So, ang title po ng ating pong series ay Seek First. First Things First. Ang topic naman po kasi natin ngayon ay Seek First, yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So, the power of doing the most important things. Gaano makapangyarihan yung paggawa sa mga importanteng mga bagay? Let me tell you that your priority affects your destiny. Kung ano yung priority natin, yung makaka-affect sa destiny natin, kahit na tayo ay may dreams, kahit na tayo ay may vision, pero yung priority pa rin natin, yun pa rin ang magdidikta kung ano yung magiging destiny ng isang tao. Okay ang mangarap. Marami po sa atin na goal setting na tayo. Marami po sa atin nagkaroon ng New Year's resolution. But there's no such thing as transformation kung magiging resolution lang yan. Without prioritizing the most important things. So kapag nag-resolution ka lang at wala yung pagpa-prioritize, magiging resolution lang yan. Kinakailangan marunong tayo, you must know how to turn your resolution into transformation. Kaya nga tayo nag-resolution kasi meron tayong gustong mabago sa ating buhay. Without prioritizing the most important things, wala po mangyayari dito. So what should be our top priorities in 2021 that will assure us to a fulfilled and secured life? Ano ba dapat yung mga magiging top priorities natin ngayon 2021 na mag-a-assure sa atin to a fulfilled and secured life? Sino po dito gusto mong magkaroon ng fulfilled and secured life? Na sinasabi mo, Lord, I want fulfillment. I don't want to be empty, Panginoon, ngayong taon na ito. And of course, gusto po natin ng security. Gusto po natin ma-secured yung ating taon na ito. If any one of you right now, sinasabi mo, Lord, I want to have a secured life. Gusto ko po magkaroon ng secured life, Panginoon. Tutulungan mo po ako, Panginoon. So if anyone right now, sinasabi mo na gusto mo magkaroon ng secured life. By the way, I want you to share this link right now. Watch and share po ulit tayo katulad ng ginagawa natin last year. Bawat isa po sa atin na nagwa-watch, tayo po ay mag-share din. I-share natin ito sa ibang mga tao dahil hindi lang po akong gagamitin ng Panginoon, kundi gagamitin po tayong lahat ng Panginoon. Dahil naniniwala po ako, mga kapatid, na ito pong taon na ito ay magiging kagamit-gamit tayo. Dahil sa pag-share mong yan, you'll never know kung sino sa mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, ang katatagpuin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So watch and share. Watch and share. So, what should be our top priorities in 2021 that will usher us to a secured life? Paano mo masisecure ang 2021 mo? Lahat po tayo may kanya-kanyang mga alalahanin. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang fear. Sinabi natin na kahit na, alam niyo po, kahit na yung mga taong sabihin na natin na napaka-matured spiritually, may mga alalahanin tayo sa buhay, may mga takot tayo sa buhay. So, everyone of us, gusto po natin na magkaroon ng secured. Gusto natin ma-secure itong 2021 natin. If you want to secure your 2021, I want you to listen to this word right now na ituturo sa atin ng Panginoon. So open your Bible with me in Matthew chapter
chapter 6, verse 33. Lagi na po natin naririnig ito, but ngayong araw na ito, kapatid, naniniwala ako kakausapin ka ng Panginoon. Dadalhin ka sa kakaibang dimension ng Panginoon ngayong araw na ito. And I believe that God will not just inform you, but God will transform you above all. Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakaganda po na ito yung unang pag-usapan natin dito sa series natin na First Things First. Ano ba dapat yung i-prioritize natin? Paano mo, First Things First, ang ibig sabihin nito, paano ko ipuput into order yung buhay ko? Ano ba dapat, paano mo i-organize ang buhay mo? Kaya maraming tao ay hindi lumalago at hindi nagkakaroon ng progress ang kanilang buhay because of unorganized life. Kahit na sa kumpanya, kaya nga importante ang organization. Kailangan may ayos. Napansin niyo po, bago ni Lord nilagyan ng tao, bago ni Lord sinabing go and multiply, inayos muna ng Panginoon yung earth na kung saan formless and empty. Bago ni Lord pinarami yung kakarampot na isda at tinapay, inayos niya muna ng Panginoon. Pinut muna ng Panginoon in order yung buhay ng isang tao. Kaya nga may discipleship din. Because discipleship is putting human being back into order. Once na ikaw ay nagkaroon ng ayos, maraming pagpapala ang mangyayari sa buhay mo. How to put your life in order? Sinabi dito ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. By the way, the word first here is the Greek word proton. Yung ginamit po dito na first ay yung Greek word na proton. Ang ibig sabihin ng proton na ito ay first in time or place, first in rank, first in order or importance. Uulitin ko, yung proton na ginamit dito nung sinabi ng Panginoon, seek ye proton. Ang ibig sabihin, first in place, in time, in rank, in order, or importance. Sa makatuwid, seek ye first simply means to prioritize. Seek ye first simply means to prioritize. Bakit kailangan sabihin ni Lord ito? Bakit kinakailangan ng Panginoon na sabihin na i-prioritize mo yung buhay mo? Kasi madami po tayong pangangailangan. At marami din pwedeng ipain sa atin si Satanas na kung minsan kapag kinagat natin yun, lalong masisira ang ating buhay. Sa kagustuhan ng isang tao na ma-secure niya yung kanyang future, sa kagustuhan ng tao na ma-secure niya yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya, kakagatin at kakagatin niya yung mga bagay na tila baga tama at immediate need niya. Eh alam ng demonyo kung ano yung ipapain sa atin. Ngayon, pinapain niya tayo ng mali, kakagat at kakakadke. Pag hindi natin alam yung priority natin, ito yung sinabi natin, kapag malinaw sa'yo yung priority mo, hindi lahat kakagatin mo. Pag malinaw yung priority mo, hindi lahat kakagatin mo kasi yung ibang ipapakagat sa'yo ng demonyo. Maniwala ka, maglalabas sa'yo sa Garden of Eden mo. Yung ipakakagat sa'yo, kapatid, yun ang sisira ng buhay mo. Yun ang magpapabagsak sa'yo. The fall of man, may kinagat eh. Na mali. So napaka-importante yung pagpa-prioritize. Kapag inuna natin, danda natin, importante yung mga bagay na inuuna kasi natin sa buhay. For example, inuna mo yung junk food bago ka kumain. Tiyak masisira yung appetite mo sa pagkain. Kapag inuna natin yung kalokohan, magkakaloko-loko yung buhay natin. Now, everything rises and falls right here. If you prioritize, if your priorities, tandaan natin, are not in order, your life will not be in order. If your priorities are not right, you won't be right. Na yan, napaka-importante ng priority. Sa makatuwid, malaki ang epekto ng inuuna mo sa mangyayari sa buhay mo. Malaki ang epekto ng inuuna mo sa mga mangyayari sa buhay mo. Ano ba dapat nating unahin sa ating buhay according to Jesus? So sinabi sa atin ng Panginoon, but seek ye first. Importante po itong but na ito. Dahil ito po ay pan-transition dun sa mga unang issues. Pan-transition sa mga unang issues. By the way, ang tawag po dito sa binabasa natin, actually Matthew chapter 6 ay part po ito ng Sermon on the Mount. Para makita po natin muna yung context nito kasi may but eh, na sinabi ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin may mga una siyang binanggit. May mga una siyang binanggit na kung saan gustong i-transition ng Panginoon.
dito. Mukhang gusto ang Panginoon na makita natin. So Sermon on the Mount, Matthew chapter 6 is part of the Sermon on the Mount. In fact, Sermon on the Mount is Jesus' longest and most detailed teaching recorded in the Gospels. Meron din po yan sa Book of Luke. Pero mas detailed po yung dito sa Matthew chapter 6 and yung Sermon on the Mount, ito po yung mas detailed teaching na nirecord po sa Gospels. Pag sinabing Gospels, the life and teachings of the Lord Jesus Christ. Yung Sermon on the Mount, makikita po natin ito in Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. 5, 6, 7. Sa 5, pinapakita dito ng Panginoon yung relasyon niya sa law. Sa chapter 6, ipapakita naman dito yung relasyon natin sa Diyos. Sa chapter 7, pinapakita naman dito yung relasyon natin sa ating kapwa. Relasyon ng Diyos sa law, sinabi niya, hindi siya pumarito para wasakin yung law, kundi i-fulfill ito. Nilinaw muna ng Panginoon yon. Sa chapter 7 naman, relasyon natin sa tao, pero ang ganda na itong chapter 6. Relasyon natin sa Diyos. Ano ba ang tama? So dito po napakaganda ng itinuro ng Panginoon. At kung makikita natin itong chapter 6 sa verses 24 and 34, Jesus is dealing about worry. Jesus is dealing about worry. Maybe sometime i-expound pa po natin ng matindi ito. At pag-pray niyo po ako dahil gagawa po ako ng manual pang mentoring, pang discipleship natin na ito po yung Sermon on the Mount. Mas lalo ko pong gagawing detail itong 5, 6, and 7. Lalo na itong chapter 6 pala. Chapter 6 na ito. So, sinabi dito, dinideal ng Panginoon yung worry. Dinideal ng Panginoon yung worry, pero makikita mo doon bago na una, yung mga ini-insert ng Panginoon, pinakita dito yung worth. So, para mapagtagumpayan mo kasi yung worry, kailangan makita mo yung worth. At makita mo rin yung will na tinatawag ng ating Panginoon. So, dito sa passage na ito, Jesus is dealing about worry. At sinasabi ng Panginoon dito that there is more to life than your worry, than your food, than your drinks, than your clothing. What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? So mapapansin natin dito sa verse 30 and 32, makikita natin dito yung mga pangunahing pangangailangan ng tao. Pero sinabi ng Panginoon, the worry doesn't work. Worry doesn't work and it won't add anything to your height and it won't add anything to your lifespan. Hindi madadagdag nito kahit height mo, kahit buhay mo, wala madadagdag dito. Mag-worry ka na mag-worry, wala madadagdag sa'yo. In fact, mawawalan ka pa. Mamaya papakita ko po yun. Kaya sinabi ng Panginoon, verse 27, can any one of you by worrying add a single hour to his life? Kaya pag kinakain ka na ng worry, tandaan mo, walang madadagdag sa'yo yan. Babawasan ka pa niyan. At kaya tayong patayin ng worrying ito. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sabi ng Panginoon dito. So Jesus is simply saying that you are worrying. Kung papansinin natin itong context na ito, the bottom line is, you are worrying, you are anxious, you are depressed, and you are restless because of wrong priorities. Kaya nagwo-worry ang isang tao. At kaya nagiging anxious ang isang tao, laging ganyan yan, may wrong priority na ginawa yan, may mga maling inuuna o maling inuna. Kaya minsan tayo ay kinakain ng worry kasi may mali kang pinagkagastusan, may mali kang pinuntahan, may mali kang sinabi, may mali kang ginawa. Ang sarap basahin na ito at pagbulay-bulayan. Dahil dito babagsak ang lahat. You are worrying because of wrong priorities. Tingnan niyo po ulit yung context, verses 31 and 32. So, basahin ko po sa New Living Translation. So, don't worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. So, yung pagkain, yung iinumin, yung dadamtin natin, ito daw yung nagdo-dominate sa unbeliever. Okay, ito yung pangkaraniwan na nagwo-worry, nagdo-dominate. These things dominate the thoughts of unbelievers. Sabi dito. Kaya kapag ikaw ay mananampalataya, dapat iba yung nagdo-dominate sa'yo. Okay, but your Heavenly Father already knows your needs. Importante dito, Heavenly Father, mas mataas, Father, source.
Knows all your needs. Verse 33. Seek ye first the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Iba yung may hinahabol mo para magkaroon ka. Iba naman yung ibinibigay na lang sa'yo. Kaya sinabi, He will give you everything you need. Kaya pagdating ng verse 34, so don't worry about tomorrow. Ang alam ko dati, nagiging problema lang dito yung food, yung drinks, saka yung clothes. Ang matindi dito, don't worry about tomorrow. Pinakamatindi ito yung bukas. For tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough. So kung gusto mong maging makulay at may buhay yung buong taon mo at yung bagong taon mo, you have to organize your life. You must learn how to prioritize. So join me in our topic. First topic natin ngayon taon na ito entitled Seek First. Seek First. Come on, i-type mo nga yan ngayong oras na ito. Declare mo ngayong oras na ito. Maybe may kakausapin ng Panginoon. I-type mo yan. Seek first. Una, your priority will determine your destiny. So this year, 2021, your priority will determine yung security natin. Yung food, yung drinks, yung clothes, yung tomorrow mo. Isisecure daw yan ni Lord. Ngayon, paano mo masisecure yan? How to secure your 2021? Seek first, sinabi ng Bible. Ano ngayon specifically yung isisecure natin dito, yung isisik natin dito? Okay? If you're ready right now, come on, declare it right now. Sabihin mo dyan, amen. Lord, maiintindihan ko tong word mo, kakausapin mo ko, babaguhin mo ko through your word. Come on, declare it right now. So be it, Panginoon. Ngayong araw na ito, kausapin mo po ako, Panginoon, change me. Don't just inform me, transform me above all. Amen. Praise the Lord. Number one. So dito, pinakita ng Panginoon paano ko isisecure yung buhay mo. Anong gagawin mo? How to secure your 2021? Okay? Ito, dalangin natin ngayon. Naniniwala ako na lahat ng makakarinig dito, you will be secured this year. Di ka iwanan ng Panginoon, di ka pababayaan, at magkakaroon ka ng secured and fulfilled life. Number one, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number one, simply lang po, prioritize God's kingdom. Prioritize God's kingdom. Seek first His kingdom. The word kingdom in this passage is the Greek word basileai. Itong basileai na ito, ang ibig sabihin, the right or authority to rule over a kingdom. Seek first His kingdom. His kingdom, basileai. Kingdom, ang ibig sabihin, right or authority to rule over a kingdom. Magbibigay ka ng karapatan. O kaya hahayaan mo siya na mag-rule. Meron pa doon, ibig sabihin, the territory subject to the rule of a king. Now, His kingdom means two important components. Pag sinabi ditong His kingdom, may dalawang importanteng components ito. I want you to remember this. So, for us to prioritize God's kingdom, seek first His kingdom. Number one is authority. Unang importanteng components ng pagsisik ng kingdom ni Lord ay authority. Ibig sabihin, seek His authority. Ibig sabihin, the right or authority to rule over a kingdom. So put God's authority as your supreme priority. Ito lang ang sinasabi dito ng Panginoon. Put God's authority as your supreme priority. Kaya ibig sabihin ng kingdom nito, rule and reign of God. So tanda natin, sa God's kingdom, may rule sa ka-reign. So by saying God has the authority, it means that He has the last word. Ulitin ko, pag sinasabi natin na authority ng Diyos, ibig sabihin, Siya ang may last word. Sa mga decisions mo sa buhay, sino ang may last word? Ikaw kapag galit ka? Ikaw kapag may gusto kang mangyari? O si Jesus ang may last word? Na kung minsan sinasabi natin, Lord, please take this cup from me. Pwede sanang maiwasan eh, pero sa dulong-dulong galing ni Jesus. But not my will. But yours be done. Who has the last word in your life? Ito yung authority. Pag sinabing His kingdom,
sinisik natin yung authority ng Panginoon, na mas may authority ang Panginoon above us. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid ng Bible. Kaya nga sa postmodernism, highly napaka-self-centered ng postmodernism. Malalaman mo yan, postmodernism, kinakain niya ng pamilya, kinakain, pati simbahan. Kasi I am the truth. Ganun ang postmodernism. Ako ang truth, ako. Ako magdi-determine kung ano ang tama, kung ano ang mali. Yun po ang postmodernism. Kung anong dapat na gawin. Hindi po mga kapatid, kapag ganun, maggulo ang mundo. Kaya nga dapat may rule. Kaya nga dapat may standard. That's why the Bible is the final authority of our faith and conduct. Kahit na may gusto tayong gawin, kahit na may gusto tayong desisyonan, ang importante pa rin, ano gusto ni Lord. Yun ang ibig sabihin na sinisik natin ang kingdom ni Lord. Sinisik natin yung authority ng kanyang salita. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, yun yung last words, not me. And not everyone else. Seek God's authority. Why? Kasi salita natin hindi naman perfect. Walang textbook dito sa mundo, kapatid, ang perfect. Salita ng Panginoon ang eternal. Because heaven and earth will pass away, sabi niya ng Panginoon, but my word will never pass away. The grass withers and the flower falls. But the word of God stands forever. So God's authority, pag sinabi number one, pag sinabi natin na seek His kingdom, number one is the unang component nito is authority. Perhaps one reason God seems distant and the worries of life seems dominant in our lives. Ano po, alam nyo kung anong dahilan mga kapatid, kung bakit dominante itong worry natin at parang ang layo-layo ng Panginoon? Because of our reluctance to submit to His authority. Dahil ayaw mag-submit ni Lord ng mga tao sa authority ng Diyos, kaya nagkakagulo-gulo ang buhay ng tao. Philippians chapter 2, verses 14 to 15, do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Kaya nagkakagulo-gulo daw ang buhay ng isang tao. Kaya dumidilim tayo. Kaya masalimuot yung buhay ng isang tao. Anong problema, kapatid? Reluctance to submit to His authority. Complain ng complain, argue ng argue. Eh, kailangan ko kasi ito eh. Kasi ganito eh. Ako na naman. Ako kaya nga sinabi, seek ye first na kingdom of, babalik ka na naman sa worry. Ang bottom line, worry na naman. Kakainin na naman tayo. Kaako, tapos na. Ang isang tao. 1 Peter chapter 5, verses 5 and 6, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Kapag ikaw daw ay nagpakumbaba sa Panginoon, itataas ka ron ng Panginoon, kaya maraming nasa baba, kasi hindi tinataas si Lord. Kaya maraming nananatiling bagsak, kasi hindi natataas ang Panginoon. So every time na naitataas ang Panginoon, kapatid, ikaw ay tumataas din. Kasi kaaway ng Diyos ang mga ma-pride at binibigyan ni Lord ng grace ang humble. Kahit na yan ay makasalanan, kahit na yan ay tinatad ng karumihan, na lublob, kapatid, sa putikan ng kasalanan, pag yan ay nagpakumbaba kay Lord, maniwala ka, tatamaan ang grasya ni Lord yan. Tatamaan ang grasya ng Panginoon at hindi maunawaan ng iba bakit na ganyan nangyari sa buhay niya. Bakit siya naitaas? Bakit siya nakabangon? God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Kaya importante sa God's kingdom yung authority. Pangalawang component ay territory. Una, authority sa God's kingdom. Pangalawa ay territory. Because yung God's kingdom means the territory subject to the rule of a king. So the second important components of God's kingdom is territory. Again, yung kingdom, basileai. Ang ibig sabihin dito, the right or authority to rule over a kingdom, and the territory subject to the rule of a king. I want you to know that a kingdom is a place where a king rules. A place where a king rules. So we must put God first in our steps. Hindi tayo gagawa ng isang desisyon na labas si Lord dun sa desisyon na yon. I remember Lot, yung pamangkin ni Abraham.
Lot did not put God first in his selection of a place to live and raise his family. Hindi kasama si Lord sa desisyon ni Lot na pupuntahan niyang lugar. Lot left God out of his decisions and ended up in a darkness. Napunta siya sa lugar na kung saan nagpa-practice ng matinding na terribleng kasalanan yung mga tao. At nakita natin yung lugar na pinatunguhan ni Lot, walang iba kundi Sodom at Gomorrah. So kapag nagkamali tayo, hindi natin sinik yung kingdom ni Lord, authority and territory, baka mapunta ka sa Sodom at Gomorrah. At ang kagandahan, hindi doon napunta si Abraham. Napunta siya sa gustong pagdalhan sa kanya ng Panginoon. Yun ay walang iba doon sa Kanaan. Papunta siya kapatid doon sa tinatawag natin na Promised Land. Ngayon ang tanong, ito bang hinahakbangan kung ito ay kalooban ni Lord? Tama ba itong lugar na tinatapakan ko? Ito ba yung lugar na pinagdalhan sa akin ng Panginoon? Kapatid, huwag mong ipilit ang hakbang mo. Kapag pinilit natin yung mga steps natin sa buhay at hindi yan yung God's kingdom, ito yung gustong pagdalhan sa'yo ni Lord. Ito yung gustong pagpuntahan sa'yo ng Panginoon. Ito yung gustong pagtirhan sa'yo ng Panginoon, kapatid, gugulo lang ang buhay mo. Seek first His kingdom. It means authority and it means territory. Now, how do believers today practice Matthew 6:33? Paano natin ipapractice yung Matthew 6:33? Ang ganda ng version nito, New Testament for everyone. In verse 33, instead, make your top priority God's kingdom. Importante po dito yung top priority. Make your top priority God's kingdom and His way of life. And all these things will be given to you as well. Una, dapat top priority si Lord sa time mo. Dapat top priority ang Panginoon sa time natin. Importante kasi ang oras sa isang tao, di gawin mo daw top priority si Lord sa time mo. Dapat top priority siya. Kapatid, sa binibig kaya nga sa mga taong inuna si Lord ngayon sa kanyang oras, maniwala ka. Sisecure ni Lord ang future mo. Isisecure ni Lord itong 2021 mo. Kapatid, gawin mo top priority si Lord sa time mo. Alam ko, busy ka. Kaya ka nagiging busy sa isang bagay kasi alam mo, yun ang makakatulong sa'yo. Yun ang mag-aangat sa'yo. At naniniwala ka, malaki ang bagay na maitutulong yan sa buhay mo. Kapatid, wala nang pinakamalaking makakatulong sa'yo, kundi ang Panginoon. So gawin mo top priority si Lord sa time mo. Kapag hindi ito naisip ng mga tao, baka ano yung sunggaban natin? Baka kung saan-saan natin ibigay ang oras natin. Walang problema sa mga bagay na yon. Kaya lang gawin mo top priority si Lord pagdating sa time mo. So we will start with our time and put God first in every day. Let God be the Lord of your time and your day. This means time for prayer, time for reading His Word, time natin sa pakikipag-usap sa Diyos. We will put God first in every week. Pag-attend natin sa gawain ng Panginoon. Let God be the God of your week. We will put God first. Kahit na kapatid sa busy oras natin, sa busy araw natin, gawin mo kapatid na top priority si Lord sa oras mo. Pangalawa, dapat top priority si Lord sa treasure mo. Ito yung tithes, ito yung offering, ito yung first fruits natin. Tanong, top priority. The moment na tumanggap ka ba ng mga pagpapala, naalala mo ba yung para kay Lord? Tandaan natin sa Bible, merong pangkain at may pantanim. Ito yung sowing and reaping. Hindi lahat kinakain. Kapag ikaw magsasaka, alam mo yan. At kapag ikaw, kapatid, negosyante, alam mo yan, hindi lahat ginagastos. Pati sa, tandaan natin, Matthew chapter 5, 6, 7, tinuturuan tayo dito kung paano mamuhay sa kingdom ng Panginoon. At sa kingdom ng Panginoon, walang kalugi-lugi. Ang nalulugi dyan, yung umaalis sa kingdom. Sa paghahari ng ating Panginoon, sa kanyang authority at sa kanyang territory. So kapag inuna mo ang Panginoon, tandaan natin sa kingdom may mga tax na tinatawag. Kasi ito ay pag-acknowledge dun sa kanilang hari. Tayo rin. Priority ba si Lord sa treasure mo?
Kasi minsan ang mga tao kaya hindi inuuna si Lord sa kanilang kapirahan kasi nakikita niya mababawasan sila. Tandaan natin, wala ka sa kingdom ng mundo, nasa kingdom ka ni Lord. At sa kingdom ni Lord, kabaliktaran. Pag ikaw ay namatay sa sarili mo, doon ka lang magkakaroon ng tunay na buhay. Kapag ikaw kapatid ay nagbigay, lalo ka magkakaroon, pambihira, babaliktarin ni Lord, ipapahiya ng Panginoon. Kahit na pinakamatinding guru dito pagdating sa kapirahan. Kung kailan ka nagbigay, doon ka lalo nagkaroon ng fulfillment at doon ka lalo pagpapalain ng Panginoon. Dapat top priority si Lord sa treasure mo. At pangatlo, dapat top priority si Lord sa talent mo. Ibig sabihin, ipagamit mo kay Lord ang talent mo. Kapag sa mundo lang natin pinagamit ito, baka magkasabit-sabit ka lang. At baka kung sino-sino nakikinabang yan. Hindi ko sinabi na dapat lagi tayo nasa loob ng simbahan. Pero dapat kapatid, pinakikinabangan ng Panginoon yung mga talents na yan na meron tayo. Kasi ina-acknowledge pala natin si Lord eh. So ibig sabihin, dapat king si Lord sa time mo, dapat king si Lord pagdating sa treasure mo, dapat king ang Panginoon pagdating sa talent mo. Dapat nasa top priority mo ang kingdom ni Lord. Tandaan natin, wala kang talo pag nasa kingdom ka ni Lord. Laging tatandaan, hindi ka mapapahamak sa loob ng kingdom ni Lord. Suportado ni Lord ang mga constituents niya sa loob ng kingdom niya. Mag-isip ka ng pinakamalakas na kingdom sa buong mundo. Sumasablay. Yung iba maganda pero wala nang gaganda pa pag si Lord ang nagahari. Tandaan natin, sagot ni Lord yan. To seek God's kingdom means to seek the authority and territory of a king. So ang loyal na constituent, nagdi-desire yan na makontrol siya ng kanyang hari, na mag-govern siya ng kanyang hari, na pangunahan siya ng kanyang hari. Kaya lang madaming mga tao, a lot of people thought that the kingdom of God is about slavery. Ang akala kasi nila na ang kingdom ng Panginoon ay pagiging slave. Kaya nga someone might say, why are you talking about slavery? Sinasabi, kingdom ni Lord, pasakop sa Panginoon, kalooban ng Panginoon, unahin ng Panginoon. Bakit pinag-uusapan natin slavery? Let me tell you that the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Hindi ito about slavery, kapatid. Because the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Sa kagustuhan ng mga tao to become free as a bird, lalo sila doon napapahamak. Dahil ayaw naming sinisiil kami. Dapat kami ay malaya. Gusto kong malaman mo kapatid, ang tunay na kalayaan ay kapag ikaw ay nasasakop at nakokontrol ng tamang leader. Kapag ikaw ay nadidisiplina, nakokontrol ng right master. Naalala ko tuloy yung kwento ng baka sa kanang usa. Di ba, mas madalas yung mga baka, lalo may baka kasi na nakatali lang sa puno ng mangga. Katulad sa probinsya namin dati, lagi lang nakatali yun. Ganun, nakatali lang yung baka. O nga, puro ganun na lang yun. Tapos dumating yung usa, sabi niya, kawawa ka naman, nakatali ka. Ginagawa ka lang slave ng master mo. Tignan mo ako malaya, oh, nakakapunta ako kung saan ko gusto. Sabi niya ganun, kawawa ka naman. So yung itinatanim sa kanya nung usa, kasi malaya daw siya. Hindi katulad nung bakang yun, nakatali. Tapos may master siya. Kung saan siya dadali ng master niya, kung saan siya kakain, kung ano ang gagawin niya. Talagang, so yun ang itinatanim sa kanya ng usang yun. Na sinasabi, slave ka, kawawa ka naman. Sabi ng baka, o nga. Oo nga daw. So habang nalulungkot itong bakang ito, dahil wala naman siya magawa, dahil meron siyang boss, itong usang otot, tignan nyo, mamaya, gagala ako, marami na ako napuntahan, ikaw, nandiyan ka pa rin. Sabi niya gano'n, so gala ng gala itong usang ito, punta siya ng bundok, akit ng bundok, talagang napakamalaya niya. Maya-maya, pagkaraan ng ilang oras, nakarinig ang bakang ito ng isang putok, bang! Pagkaraan ng ilang oras, nakita niya na may mga tao, bit-bit na, yung kaibigan niyang usa, patay na. At naisip ng bakang ito, salamat na lang dahil may master ako. Salamat na lang dahil meron akong tamang master. Alam niya kung saan ako dadalhin. Alam niya kung saan ako dapat magtrabaho. Alam niya kung anong dapat kong gawin. Salamat na lang. Kapatid, kung walang nangunguna sa'yo, kung walang Diyos na nagkocontrol sa'yo, kung walang Diyos kapatid na kung saan pinagsasubmitan mo ng buhay mo, baka magaya ka sa usang to.
na mamaya-maya, wala na. Mukha kang ang malaya, pero sa totoo, nasa kapahamakan ka. Because the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. So the kingdom of God ought to be the obsession of your life. The kingdom of God ought to be the obsession of your life. Kapatid, hindi masama. Kaya sinabi ng Panginoon, alam na ni Lord yan. Kaya sinabi niya, seek ye first the kingdom of God. Seek my authority, seek my territory. Tignan mo kung tama yan. Tama yung sinusunod mo. Sang-ayon sa salita ko yan. Tignan mo maigi kung tama yung hakbang mo, kung tama yung pinatutunguhan mo. It must be the obsession of your life. So prioritize God's kingdom. Hindi ka lugi dyan, suportado ka ni Lord. Secured ka sa kingdom ng Panginoon, pangalawa at panghuli. Sabi dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number two is prioritize God's righteousness. Kung gusto mong ma-secure itong 2021 mo, makinig ka maigi, gusto mong secure family mo? Gusto mong ma-secure ang negosyo mo? Gusto mong ma-secure ang buhay mo? Kapatid, prioritize God's kingdom. Matinding business guru ang Panginoon. Matinding leader ang Panginoon. Kapag nasa loob ka ng kingdom ng Panginoon, secured ka. Pangalawa, prioritize God's righteousness. Again, alam niyo po, yung righteousness dito in Greek ay dikaiosune. Itong dikaiosune na ito, ang ibig sabihin, the condition acceptable to God or the doctrine concerning the way in which man may attain a state approved to God. Yun yung righteousness, yung sinabing seek His kingdom and then seek His righteousness. Dikaiosune. Okay? So dalawang bagay naman, His righteousness has two important elements. Kung may two important components, yung God's kingdom, ito yung authority and territory. Yung God's righteousness naman ay may two important elements. Number one is right condition. Pag sinabing His righteousness, it means number one, right condition. Kaya sinabi dun sa definition natin ng dikaiosune, the condition acceptable to God. Dapat tama ang kondisyon mo. Prioritize God's righteousness. Nakita po natin na napaka-importante ng righteousness sa buhay ng isang tao. Why? Kapag hindi ka right, nasa wrong ka. Ganun kasimple. Pag namali ka, maliligaw ka. Pag namali ka, pwede kang bumagsak, pwede kang madisgrasya. Pwede madisgrasya ang negosyo mo, pwede madisgrasya ang relasyon mo, pwede madisgrasya ang buhay mo. So importante yung righteousness. Ano tong righteousness na ito? Dikaiosune, right condition. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Paano magiging tama condition ko? Romans chapter 3 verse 22. Sabi dito, this righteousness, ano ako magkakaroon ng righteousness? Tignan niyo po maigi. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Magkakaroon ka pala ng tamang kondisyon, magkakaroon ka pala ng righteousness kapag ikaw, binibigay pala yan ni Lord. Okay? Binibigay pala yan ni Lord kanino? Sa mga taong nananampalataya kay Kristo. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. So Matthew 6:33 calls us to seek His righteousness. So the emphasis is not on getting yourself cleaned up before seeking God. Ibig sabihin, hindi, ang emphasis dito, hindi yung kailangan linisin ko yung sarili ko bago ko masik si Lord. Tandaan natin kapatid, never nang mangyayari yun. Kapag lilinisin mo muna, saka na ako magsisimba, pastor, o kapatid, saka na ako maglo-Lord-Lord pag ayos na ako. Kapatid, kailan ka maaayos? Walang naayos nang wala kay Lord. Kailan pa naayos ang isang tao nang lumayo kay Lord? Wala, kapatid. Eh kaya lang yung iba, kaya nahihirapan kasi ang akala nila pagdating sa righteousness, linisin ko sarili ko, saka ako lumapit kay Lord. Kapatid, mali. Kaya nga sinabi dito, His righteousness. The emphasis is not on getting yourself cleaned up. Hindi yun, kapatid. His righteousness. Manampalataya kay Kristo, magiging tama ka sa paningin ng Diyos. So you don't have to fix yourself first before you come to God. Again, it won't happen. Hindi mo kinakailan ayusin ang sarili mo bago ka lumapit kay Lord. Kapatid, lumapit ka kay Lord, aayusin ka niya. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya maraming tao hindi makalapit sa Diyos, hindi makaayos ang buhay nila.
Kasi aayusin daw muna niya sarili niya, kapatid. Never mo maaayos ang sarili mo. Paano aayusin ng gadget na to yung sarili niya? Eh, sira nga. Paano aayusin ng isang sira ang sira? Ang makakaayos lang nito, yung gumawa sa kanya. Kapatid, gusto mo maging maayos ang buhay mo, ibalik mo yung buhay mo sa gumawa sa'yo. Kaya seek His righteousness. Seek His righteousness. Kaya sinabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. In Him, saka daw tayo magiging righteousness of God. So listen, you don't have to be pure before you seek God. Seek God and you will be pure. Katulad ng prodigal son, na baboy yung buhay nung umalis sa Diyos. Pagbalik sa tatay niya, malinis ba siya? Ang baho pa rin. Wasak-wasak nga siya. Sino nag-ayos sa kanya? Yung tatay niya. Binalik sa kanya yung ayos ng buhay niya. So saka maaayos ang buhay mo, hindi kapag inayos mo na ang buhay mo. Saka aayos ang buhay mo pag lumapit ka na kahit sira ka, kahit na wasak ka, kahit na mabaho pa ang pamumuhay natin, kapatid, kahit na sino pa tayo, lumapit ka sa Panginoon. Kaya sinasabi dito, seek His righteousness. Above all, huwag kung ano-ano ang hinahanap natin para umayos ka. Alam mo, sakalang magkakaroon direksyon ng buhay ko pag nagka-jowa na ako eh. Kapatid, mali. Balik ka na naman sa kambingan yan. Balik ka na naman sa putikan yan. Sakalang ako aayos pag may love life na ako eh. Alam mo, kapatid, ang mag-aayos sa'yo, hindi yung mga bagay na yun. Alam mo, sakalang maaayos sa identity ko kapag nag-asawa ko. Hindi, kapatid, magkakalat ka lang lalo. Sukoy mo yung buhay mo sa Panginoon, lumapit kang ikaw kay Lord. Put God's purity as your supreme priority. Dahil banal ka, Lord, kaya mo kong gawing banal. So we must learn this lesson about righteousness. Righteousness must be imputed before it can be imparted. Bago mo magawa yan, bago mo may impart yung magagandang bagay, yung kaayusan sa buhay, it must be imputed before it can be imparted. Kailangan maibigay muna sa iyo ng Panginoon. Because, kapatid, kinakailangan maibigay muna sa iyo yan bago mo maibigay sa iba. Before you can live it, God must first give it. Bago mo ipamuhay yan, bibigay muna ni Lord. And that's what's exactly why Jesus said, seek His righteousness. So napaka-importante yung right condition. Right condition. A condition acceptable to God. Manampalataya kay Lord. Pangalawa na element ng righteousness is right direction. This is the doctrine concerning the way in which man may attain a state approved to God. Right condition, pagdating sa righteousness. Pangalawa ay right direction. Let me read in the breakthrough version. Ganda ng pagka-translate dito. Look for God's empire or kingdom ito and His right way first. All of these things will be added unto you. So kinakailangan yung right way daw. There are two ways, right way and wrong way. Paano mo malalaman wrong way yan? Pag ikaw lang yan o kapag ibang tao yan. Malalaman mong right way yan kapag kay Lord yan. Kaya nga, His right way. Kapag tayo lang yan, tayo na naman nasunod, kagustuhan na naman natin, pwede ba ito, pwede ba ito, baka sakaling ganito, kapatid, huwag mong iba kasakali buhay mo. Eh, pwede ka naman makasigurado kay Kristo. Huwag kang magbakasakali, huwag mong isusugal ang buhay mo. Baka hindi ka na makabalik, eh, baka wrong way yan. O kung dyan ka pa mapahamak. Look for God's empire and His right way first. So panahon na para tahakin ang matuwid na daan. Why are we going to seek God's righteousness? Bakit pa kinakailangan isik natin yung righteousness? Kasi nga kapatid, kapag wala yung righteousness ni Lord, mawawala lang, masisira lang buhay natin. Nakakahiya ang buhay natin. Kaya nga minsan sinabi ni Will Rogers, we ought to live in such a way that we would not be ashamed to sell the family parrot to the town gossip. Yung dapat daw, alam nyo daw yun, yung hindi ka mahihiya na ibenta yung parrot mo sa bahay na nagsasalita dun sa chismosa, dun sa lugar ninyo. Kasi ibubuking ka niyan. Alam mo, ang buhay na ito, kapatid, sisirain at sisirain ka. Ang mundong ito mahilig manira at ang mundong ito ay papunta sa pagkasira. So, paano ka ngayon magagawa? Paano ka maaayos? Seek His righteousness. Kailangan, kapatid, right direction. Make it sure ngayon taon na ito, His way. Kaya nga sinabi sa New Testament for Everyone na version, instead, make your top priority God's kingdom and His way of life.
dapat yung gusto ng Panginoon, yung tamang direksyon ng Panginoon, yung gustong ng Panginoon na tahakin mo sa buhay. So we must recognize that the kingdom of God is not only powerful, but it is also pure. Ang kingdom ni Lord, hindi lang pala powerful, hindi lang kingdom, authority, territory, hindi lang siya powerful, it is also pure. So kinakailangan ng right condition and then right direction. Why? Isasalba ka kasi ng righteousness from destruction. Akala nung iba, ano ba yan? Yan na naman. Righteousness na naman. Ano ba yan? Holy na naman. Kapatid, hindi naluluma ang usapin ng holiness. Tanggalin mo ang holiness, ano mangyayari kapatid? Wawasakin yung pamilya mo. Wawasakin yan ang buhay mo. Papatay tayo ng ibang tao. Kaya ang isang tao, madaling pumatay, madaling magwasak. Alam niyo ko po ba kung bakit? Pag wala na yung righteousness ni Lord, magagawa mo ang lahat. Papatayin mo kahit na walang mga kamuwang-muwang na tao. Madaling kumatil ng buhay, madaling mambaboy ng buhay ng ibang tao, madaling sirain yung buhay mo kahit ng anak mo pag walang righteousness. Pamilya mo, kahit ikaw, pwedeng kang gawa ng kalukuhan ng mga tao walang righteousness. Kaya lang masakit nito, pwede rin natin gawin sa iba ito. Kaya nga kapatid, ulitin ko, unahin mo ang righteousness ng Panginoon. Isasalba ka ng righteousness. Kaya sabi sa Tagalog, as I end this, the tapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Na tapwat, hanapin muna. Napaka-importante ng muna. Type the word muna. Si Lord muna bago jowa. Kasi pag binaliktad mo niyang kapatid, puro worry ang buhay mo. Masaklat ang buhay mo. Hanapin muna. Marami kang gustong hanapin sa buhay. Pera, jowa, bagay, kayamanan, wala namang masama. Kapatid, kaya lang pag wrong priority yan, inuna mo yung jowa bago sa Diyos mo tapos ka. Diyos muna bago jowa. Si Lord muna bago pera, kapatid. Si Lord muna bago mga bagay sa mundo. At ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa'yo. Pag nagkamali ka, kapatid, ng muna na ito, wala mangyayari sa buhay mo. Muna. Lagi nating tatandaan ito. Tama ito. Mag-aaral ako. Pero si Lord muna. Ano bang sinasabi mo, Lord? Ano po ba ang direksyon mo sa buhay ko? Nang sa gayon, hindi ka papalit-palit ng kurso na hindi natatapos. Nagsasayang. Lord, ano po bang gusto mo? Sino po ba, Panginoon? Ano po ba ang tamang tao? Kasi Lord, muna, nang sa gayon, hindi ka papalit-palit ng jowa. Hindi ka papalit-palit ng kung sino-sino sa buhay mo na kung saan. Sisirain lang ang buhay mo at sisira ng relasyon ninyo. Si Lord, muna, bago pera. Okay ang pera, pero ang pera na wala si Lord, wawasak ng buhay mo to, kapatid. Si Lord, muna. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Again, Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number one, prioritize God's kingdom. Kung gusto mo, kapatid, na masecure ang 2021 mo, lahat naman tayo nangangarap, sinasabi mo, Lord, secure mo po ang 2021 ko. Kapatid, sinabi na sa atin ni Lord ang sekreto. Prioritize God's kingdom. Authority. Anong sinasabi ng banal na salita ng Diyos? Ng walang hanggang salita ng Diyos. Hindi ka lalaglag dito. Prioritize God's kingdom, His authority, and His territory. Lord, ito bang hahakbangan ko? Ito ba yung gusto mong pagdalan sa akin? Lord, Sodom at Gomorrah ba? O promised land, Panginoon? Prevention is better than cure. God's kingdom, you have to prioritize it. Believe me, sisecure 2021 mo. And then prioritize God's righteousness. Right condition and right direction. Lapit ka kay Lord. Hindi mo kailangan ayusin sarili mo. Hindi mangyayari yun. Lapit ka kay Lord, ayusin niya ang sarili mo. And then ngayong taon na ito, tamang direksyon, His ways. His ways. Kung ano-ano lang mga ways ang gagamitin mo, may tendensing maligaw ka at masayang ang oras mo. Again, your priority determines your security. Diba yung security dito? Yung kakanin, dadamtin, yung iinumin mo, at ang matindi dito. Sabi ng Panginoon mismo, but seek ye first
the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Importante dito yung word na added. Sa Tagalog, natapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa'yo. Pawang idaragdag. Kasi pwedeng hanapin natin yung kakanin, wala ka namang iinumin. O kaya naman, nakahanap ka ng iinumin, sisira naman pala sa buhay mo. O kaya naghanap ka ng dadamtin mo, yun lang, naubos ang panahon mo dun sa isang bagay na yon na nawala yung iba. Ang akala ng iba, kapatid, ayaw kang bigyan ng Panginoon kapag inuna mo siya. Hindi, kapatid, gusto kang bigay sa'yo ni Lord lahat eh. Nang tama eh. Kaya sinabi ng Panginoon, datapwat, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa'yo. Dalawang bagay, kapatid, dagdag o laglag? Anong gusto mo? Dagdag o laglag ka? Kaya maraming mga tao na laglag na sa patibong ng kaaway. Maraming mga tao na laglag na sa worry. Kapatid, ang problema ay priority. Ang number one na dahilan ng matinding worry is wrong priority. Sabi nga ni Lord, dadagdagan para hindi ka lumaglag. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, dagdag na lang ang pangangailangan mo. Why? Kasi si Lord pa lang sapat na. Bakit ko hahabulin? Halimbawa, naghabol ka ng, alam mo yun, naghabol ka ng mga bagay sa buhay. Naghabol ka ng tinapay. Okay naman yun. Kaya lang yung tinapay mo mauubos, ay anlayo mo na. Sana hinabol mo, kapatid, yung bakery. Kayo yung may-ari ng bakery. Pag hinabol mo yung may-ari ng bakery, kapatid, hindi lang isang tinapay, hindi lang 10 tinapay meron ka. Lagi ka may kakanin. Nakuha natin, kapatid, dapat matalino tayo ngayong taon na ito. Kasi baka kahahabol natin sa isang bagay, maubos ang panahon natin, masira ang buhay, nakalimutan natin yung source. And all these things shall be added unto you. May isang hari, tinanong niya yung kanyang kaibigan. Sabi niya ganun, ask what you want and I will give it unto you. Sabi niya sa kaibigan niya. Sabi nung hari, hilingin mo kung anong gusto mo, bibigay ko sa iyo kung anong nais mo. So nag-isip yung kaibigan nung hari, sabi niya, kapag hiniling ko maging general ako, eh kaya ko naman to. Sabi niya, kapag hiniling ko maging general ako, kaya ko to. I will ask something to which all of these things shall be added. Hihingi ako ng isang bagay na lahat sa akin madadagdag. Sabi niya ganun, give me your daughter as my wife. Knowing, kapag naging asawa niya yon, lahat ng meron doon, mapapasa kanya. At meron siya. Sa taon na ito, kapatid, dapat matalino ka. If you seek God first in everything, pangako ni Lord, dadagdagan niya ang buhay mo ng pangangailangan mo. Ito ang pinakamatalinong desisyon na gagawin mo ngayon 2021. Kaya sabi ng Bible, kung titignan mo tong context na ito, what shall we eat? Do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Run after! Yung mga unbelievers, yung mga pagano, yung mga walang Diyos, yung mga taong hindi ko naman kilala sa akin, ito yung ginagawa. Kaya lang ang masakit, kapatid, sa loob ng Kristyanismo, maraming mga kumikilos na parang mga pagano. Huwag kang tumulan, huwag tayong tumulan, kapatid. For the pagans run after all these things, kasi nakadepende sa hinahabol mo ang kahihinatnan ng buhay mo. Ano yung hinahabol mo? Pagkain, damit, pera, o yung nagbibigay ng mga to? Nakadepende yan, kapatid. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo si Lord, tandaan mo to, kapatid. Kapag inuna mo si Lord, hindi ka mangungulilat sa buhay. So if you want Jesus to be your Lord, King and Savior, accept Him today. Today is the best and the most important day of your life. Kaya sinabi ng Panginoon, bigat ng last verse nga dito sa 34 eh. Therefore, do not worry about tomorrow. Do not worry about tomorrow. Church, tomorrow is uncertain. So seek God today. Dahil hindi mo alam ang bukas, ano pa mangyayari sa'yo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa negosyo mo, sa buhay mo. Tomorrow is uncertain, so seek God today. 2021 is uncertain, so seek God today. Nakakatakot po yung mga predictions nila sa 2021. Kumari, ayoko na sanang basahin eh.
Ba't nakakatakot kapatid? Matinding depression na mangyayari. Matinding recession na mangyayari. Nakakatakot. Dahil uncertain ang bukas mo. Seek God today. Sabi ni Lord, all these things shall be added unto you. Corrie ten Boom once said, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag kang matakot na ipagkatiwala yan kay Lord sa kilala mong Diyos. So kung malaman mo kapatid, isisecure ni Lord ang 2021 mo. Surrender everything to God today. Surrender everything to God today. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras nito before we end this message. Before we end this service, magandang simulan natin ito kapatid. Tama na kapatid ang pagpumibiglas. Na gusto mong maging malaya sa lahat ng bagay kasi kapatid, ang tunay na kalayaan ay ang mapangunahan ng tamang Panginoon. Tamang Panginoon. Maybe some of you right now uncertain ka sa 2021 mo, itong taon mo. Maybe uncertain ka kapatid ngayong taon na ito. Maybe uncertain ka kung meron ka pa bang panggastos, kung kumusta buhay mo. Meron dito ngayon nanonood kapatid, tatad ka ng worry sa buhay. Or maybe kapatid may kabaka, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo bukas. Sino ngayon kapatid uncertain ka? Good news. Pwede mong tsakin kapatid ang security mo ngayong taon na ito. Sino dito sinasabi, Lord, isecure mo po ang taon kong ito. Sa totoo Lord, natatakot po ako Lord. Bilang isang tatay, kung kakayanin ko pa Lord, pangunahan ng pamilya ko. Sa totoo lang Lord, nakakatakot po Panginoon. Hindi ko alam kung kailan tatagalin itong trabahong ito. Kapatid, umamin ka ngayong araw na ito. Sa totoo lang, Lord, nakakatakot kung ano mangyayari sa akin. Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, na taon, Panginoon, I don't know, I'm uncertain, Lord. Umamin ka na, kapatid. Hindi ka sigurado sa tomorrow mo. May pangako si Lord, sisecure niya yan. Seek first His kingdom and His righteousness. Lapit ka as you are. Sino ka man sa Panginoon, lumapit ka kung sino ka man. Ano man ang kalagayan mo, if you want, kapatid, na ma-secure ang 2021 mo, mananalangin tayo ngayon. Submit ka sa Lordship ni Lord. Kasi gusto ng Panginoon, hindi lang siya tagapagligtas. Gusto ng Panginoon, Panginoon din siya ng buhay mo. Dahil hindi ka ililigaw ni Lord. Ikipapahamak ni Lord, kapatid. Sino dito ngayon, gusto mo ng pag-ahari ni Lord? If you want God, to be your King, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Sabi ni Lord, and all these things shall be added unto you. Unahin mo siya. Panalangin mo ito ngayon. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be my King. Be my Lord. Be my Father. In Jesus' name. Amen. If you pray this prayer with me, right now, pinapawi ng Panginoon anumang alalahanin na meron dyan. Tama meron. Pero may magrurule na Diyos ngayong araw na ito. Father, I pray sa bawat alalahanin ng kapatid na ito, Lord, uncertain siya sa mangyayari sa kanyang kinabukasan. May takot, Panginoon, ngayon 2021. Pero ang mahalaga, Panginoon, meron kaming Diyos, Lord, na papawi ng mga takot na ito. Kung paano mo kami, Panginoon, pre-reserve. Kung paano ka, Panginoon, nag-provide. Kaya mo, Panginoon, ipakita ang iyong glory. Kaya mo, Panginoon, magpakilala ng higit pa sa amin ngayon taon na ito. So, Father in heaven, I pray that you bless each and every viewer right now. I pray that you bless my brothers and sisters today. Lord, I pray for a secure 2021, Lord. Secured sa finances in the name of Jesus. Mabubuhay, Panginoon, ang kanyang pamilya. Ipoprovide mo ang pangangailangan niya. All these things shall be added, Lord. Mamamangha ang mundo, Panginoon, na habang ang iba ay nangungulila at siya, Lord, nangunguna, hindi mo siya pinapabayaan. Ngayon taon na ito, Panginoon, dati, Lord, lugbok siya sa karamdaman. Ngayon, magkakaroon siya ng kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Noong 2020, Panginoon, lugbok siya, Panginoon, sa restlessness, Panginoon, naguguluhan siya, Lord. I pray for peace which transcends all understanding right now. Let the kingdom of God reign. Surrender everything to God today.
Come on, just come to Jesus right now. Make Him the Lord of your life. Isuko mo yung takot mong yan ngayon sa Panginoon. Isuko mo lahat, kapatid, ngayon lahat sa Panginoon. Huwag kang aalis sa service na ito. Na hindi ka pinaghaharian ng Panginoon. Huwag kang aalis, kapatid. Ibaba mo lahat sa Panginoon. Lahat na may mga pang-aalinlangan, lahat ng tinatatad ng worry ngayong araw na ito, the Lord is securing your future. Father, I pray for every family right now. Lord, I pray for a secured heart, a secured home. In the name of Jesus, be the Lord over our home. Be the King over our hearts. Be the King of our relationships, Lord. May mga takot, Panginoon. Pero Lord, ibinibigay po namin ito sa iyo, Lord. Be the King of this new year, O God. In the name of Jesus. Come on, just talk to God right now. Just surrender everything to the Lord. Just give everything to God right now. He's touching you. He's healing you. He's giving you peace. Church, again, never be afraid to trust the unknown future to a known God. Kapag kilala mo si Lord, kilala mo siya, kapatid. Subok na subok ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil may Diyos kaming masasandigan. Hindi man kami certain ngayong taon na ito, but uncertain kami, Lord. Ang sigurado kami, Panginoon, ngayong taon na ito, may Diyos na hindi kami pababayaan at may Lord kami na hindi kami iiwan, Panginoon. Again, church, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw palang sapat na sa aming buhay, but thank you, Lord, sa bonus ngayong taon na ito. Hindi man ganun kalalaki, Lord, ang tinanggap na bonus, pero napakalaki, Lord, yung mga bonuses na tatanggapin namin, Lord, sa 12 buwan ng 2021, oh God. Salamat sa financial breakthrough. Salamat, Panginoon, sa emotional breakthrough. Salamat sa physical breakthrough, Panginoon. Salamat po dahil Ikaw ang hari namin. Wala na pong iba. Kaya ngayon pa lang, Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng amen and amen. Come on, just type the word amen just a comment section. Just declare it right now. Come on, just give praise to God. Just declare your victory ngayon taon na ito.
Amen. Praise God. Once again po, para po sa bawat isang nanunood po, just click that heart button. At by the way po, gusto ko pong batiin ng bawat isa ng Happy New Year. Grabe, tapos na po yung 2020. At hindi natin namalayan, ang daming nangyari, ang dami nating pinagdaanan, talaga namang nag-create din ang testimony ang Lord. At some of us here, talaga namang inilabas sa comfort zone ng Lord. But isa sa siguro na pinapasalamatan natin ng Panginoon, sa Panginoon, ay nakatawid tayo ngayong 2021. Amen po ba? Napakasaya. But I know some of us here na talagang napagod, na burn out nung last year. Kaya naman po, gusto ko pong basahin itong passage in Isaiah chapter 40 verse 31 sa New Living Translation. Sabi po dito, "But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Alam niyo po, maaaring nagkaroon tayo ng mga pagod this yung last year natin, but this 2021 magso-soar high ka ng mga ng like eagle. May mga business ka na bubuksan. Some of you aangat yung sahod, yung iba sa inyo makakapag-create talaga ng napakatinding impact kung saan man siya iniligay nila. Actually, yung iba dito magiging pastor at tinatawag ng Panginoon. Kaya we're so excited at kagaya po ng pagsama namin sa inyo noong 2020, handa po kami sumama sa inyo ngayong 2021. Amen po ba? At kung ready na po kayo, pwede po ba? Pikit po tayo and let's pray. Heavenly Father, we thank you God for the last year, Panginoon. Lord, salamat. The reason why nandito kami ngayong 2021 kasi naging faithful ka. Iningatan mo kami, O Lord. Some of us, tinamaan ng pandemyang ito, whether sakit or finances, Panginoon. But Lord, kaya kami ngayon nakikinig at nakatayo dito because we have a faithful God. And we know, O God, this coming 2021, itong taong ito, Panginoon, mas magkikreate ka at makikita namin yung napakatinding Diyos na sinasamba namin at sumasama sa amin. And Lord, we know, O God, na ngayong 2021, maaaring yung iba, hindi pa nila nakikita kung anong meron dito. But we know, God, something great will happen, Panginoon, this 2021. At Lord, salamat din, Panginoon. Muli nga, Panginoon, samahan niyo po kami sa mga plano namin. Nagpapakumbaba po kami na without you, hindi po magpa-prosper lahat po ng mga pinaplano namin. And we humble ourselves, O God, na Lord, na maliban na samahan mo kami, Panginoon, may mangyayari sa buhay namin. Maraming salamat. And church, before we end, pwede po ba receive natin tong benediction which God has promised in Numbers chapter 6 that every time naririnig mo ito, receive it and it will be yours. Amazing people of God, right now, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look with you with favor and give you peace. I receive. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan na Jesus. Amen, amen. Happy New Year, everyone, and God bless. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Come on, let's go. This is our place, this is our moment.